Bihira ka naman, oo. Eh, napapagod na, Rose. Eh, ako nga humahawak na nito, eh. Ayaw naman sa iyo sumunod pag ikaw humahawak nito, eh. Pero anong gusto mo bang yan? Mahuli tayo sa panahon naman, eh. Eh, nagagalit sa'yo pag ikaw may hawak dito, eh. Eh, hindi lalapas tangan mo, eh. Hindi ka marutong rato sa kanya, eh. Anong hindi? Saka pagod na yan, eh. Anong gusto mo mangyari ngayon? Maski ba makin na humihinto rin, eh. Maski ba kalabaw yan, eh. Sige. Okay. Alisin mo yung kalabaw mo riyan. Tako papalit. Para matapos na tayo dito. Sige. Sige! Ikaw pumalit. Alisin mo yung kalabaw mo. Ala lang yan. Ngayon lang ako nakakita nag-aararong baboy. Mas mabilis, smooth. Oh, lagyan natin sa primera. Saka neutral pala eh. Sa segunda. Tercera. Tapos sa gasolina. Bilis ng konti. Come on, Brownie. Dali. Bagal-bagal eh. Ano? Ba't natumigil? Wala nga yung kalabaw mo. Nagpahinga pa. Mag-aralay, bibiro. Mag-apo, nakaupo. Mag-aralay, bibiro. Mag-apo, nakaupo. Hindi. Bilis! Bilis ka na bilis eh! Nahihirapan na rito! Tahantado ka! Ba't ka nagagalit? Ikaw may gusto niyan! Ayoko na! Ayoko na! Matatado! Mama, sandali lang ho. Huwag muna kayong aalis, ho. Opo, doktora. Reng! Oo, Chabilin. Ako na nga ho, ito. Kuring, ikaw na nga pala. Ay, Chabilin! Naku, itong batang ito. Eh, bakit hindi ka man lamang nagpasabi sa akin? Sana napasundo na kita. Ay, Chabilin, madalian ho kasi ang uwi ko, kaya hindi na ako nagpasabi. Nag-long distance si Dr. Concepcion. Magre-retire na daw siya, takong papalit. Ang galing naman. Eh, asan ba nung ba? Bridget! Oh! Ate Corrine! Ate Corrine! Ate Corrine! Uy, Bridget! Ano? Kamusta ka na, ha? Uy, at tagal natin hindi nag- Ay! Ay! Anong tawag mo? Ate Corrine. Magmula ngayon, hindi na Ate Corrine ang tatawag mo. Doktora! Chabilin naman, hayaan nyo na ibang taong tumawag sa akin ng doktora. Eto naman si Bridget, ito na sa atin lumaki. Hayaan nyo na Ate Corrine, doon na sana yung tao eh. Oo, yan naman ang hirap sa iyo eh. Pinalalaki mo ulo nito eh. Ano yung naangil mo? Ano? Nakatanga ka dyan. Yung mga daladalahan niya. Yung mga daladalahan. Sige na, ayan, binitbit na. Hindi yan, Bridget. Hindi yan. Bridget, doon maraming maleta. Hindi, mahilig ka sa maliliit. Ibigay mo sa kanya yan. Nandun, no? Sa mga jeep. Hindi talaga nagbabago pa si Bridget. O, halika. Umupo ka muna at makapagpahinga. Mukhang pagod na pagod ka eh. Ay, nako. Ang ipinagtataka ko naman sa'yo, bata ka, kung bakit tinanggap-tanggap mo yung pwesto ni doktor dito, samantalang ang liit-liit ng kita, eh, kumpara mo naman sa Maynila, kwatang maliwanag. Kahit na ho siya, hindi ba pinaliwanag ko na sa inyo na gusto ko naman makapagsilbi dito sa mga kababayan natin sa Maisan bilang manggagamot? Eh, ang laking tuwa ko nga nung ilok sa akin yung pagiging municipal health officer dito eh. Ayon nyo ba yung magkakasama tayo uli dito? Ate Corrine! Oh? Hindi nyo paro binabayaran yung jeep! Hindi, talagang pinag-antay ko yan dahil kailangan ko nga pumunta ngayon sa munisipyo. Magre-report ako. Ay, nako, hindi! Gagamitin mo yung kotse! Bayaran mo na!
Ano naman ang sa inyo, Chong? Huwag niyo ang kausapin. Chong, bakit tayo galit-galit? Oo, dahil rin ang dati. Hinawin niya naman ho siguro, Chong. Hindi ko na mistool pang awayin yan. Tamad! Ha? Ngayon ka lang nagtrabaho, ako na tamad. Saan ka nahirapan? Ako, araw-araw, nag-aararo, tsaka ikalabaw. Ikaw, tagaturo lang. Na, paano gusto mo pagpahingayin yung kalabaw mo? Ha? Lalas ako dito. Ang kuntagol naman. Alam mo, lalas ako dito. Oo, sige. Alam mo, di ko natuloy, ha? Susulat ka, ha? Mag-aaro ka. Pararo mo yung ilong mo. Susulat ka, madalas. I'll bring you home on the telephone. Diyan Chong, huwag na po kayo lumayas! Chong, huwag na po kayo umalis! Lalayas na ako dito talaga. Chong, huwag na po kayo umalis! Chong. Kailangan namin kayo rito, Chong. Dami mong arte! Alis ako, kukunin ko lang damit ko. Maske na! Dainin mo pa! Gusto mo, hatiin natin itong lupa na ito, pagpili natin! Chong, tama na naman ho! Oo, bala! Ano gusto mo? Araw-araw na lang ba na ginawa ng Diyos, ganito na lang ang buhay natin? Tama na! Chong, kayo umalis. Wala po ba yung umalis? Huwag kayo mag-alala. Madalawin ko kayo. Susulatan ko kayo. Magpapasyal tayo pabilsan-bilsan. Chong, kumain muna ko kayo. Huwag na kayo umiyak. Tumahan na kayo. Ganun talaga ang buhay. Masakit din magkakahiwa-hiwalay tayo. Kailan yung paghiwalay ito. Masamahan ang loob ko dyan eh, pero walang magagawa natin. Hindi yung lupa. Ito, sinusolo mo eh. Kakain muna ako bago ako lumayas. Sarap. Kain na. Labas sa baw. Welcome back to my son, Dr. Garcia. Alam mo, masayang-masaya kaming mga kababayan mo dahil tinanggap mo ang posisyon ni Dr. Concepcion bilang isang municipal health officer. Dalawang dahilan kung bakit ako nagpa-assign dito, Mayor. Gusto ko naman humapagsilbihan ng mga kababayan natin. At ang isa pa, para naman magkasama kami ng Chabelen ko uli. May katandaan na ho siya eh. Gusto ko namang makaganti sa pagpapaaral niya sa akin. Ah, oo. Mabuti naman at hindi ka tumutulad sa ibang mga manggagamot at nurses na tumatakbo kaagad sa Amerika para kumita ng malaki. Hindi lang naman ho pagkita ng malaki ang mahalaga sa profesyon natin. Totoo yun. Dr. Concepcion, mapapanatag na ang kalooban mo pagre-retiro mo. Very dedicated tong si Dr. Garcia. Kaya nga lang, kaya-aya naman sa'yo, Doktora. Kinakailangan niyatang magsimula ka ng ngayong araw na ito. Ngayon na ho? Oo, sana. Eh kasi, may kumakalat na sakit na tipus dito, kaya kinakailangan mga estudyante mabakunahan. Sige ho, nakahanda na ho ba mga vaccines na gagamitin natin? Oo. Nakahanda na rin ang mga nurses at midwife na sasama sa atin. Kailangan magdalawang team tayo. Doon ako sa baryo, dito ka sa eskwelan. Oo, Doc. Sige ho,